Nakahinga ng maluwag si Madison nang babasa ang signage na pinasukan ng bus na kanilang sinasakyan. Manila Bus Station. Basa niya sa signage. Sa wakas nakarating na rin tayo. Sambit na babaeng katabi niya, si Jamie. Nagpalingalinga siya sa bintana ng bus at namamanghang tinitingnan ang mga nagtataasang building sa paligid. Ito na ba ang Manila, Jamie? Oo, best friend. Ang ganda, no? Oo, para tayong pumasok sa panibagong mundo. Mula sa makahoy at mabelding probinsya, narito na tayo ngayon sa kakaiba at model ng syudad. Salamat sa Diyos at nakalayo na tayo sa atin. Ako pa ba? Sabi ko sa'yo, magdididikit ka lang sa akin eh, makakarating tayo sa paroroonan. Salamat, Jamie. Wala yun, no? Kung hindi dahil sa'yo, malamang na hindi ako nakagraduate ng high school. Pinatulad mo kaya ako sa exam? Tumawa ang babae. At isa pa ay malaki talaga motivation at tulong si Madison dito. Ngilitian lang ito ni Madison. At dahil nasa akin ka na, ako na ang tatayong fairy godmother mo. Dito sa Manila ay makakapagsimula ka na ng bagong buhay, Madison. Sana nga maging masaya at maayos ang lahat sa panibagong yugto ng buhay ko. Oo naman! Tiwala lang, best. Sana talaga swertehin ako dito para makabawi naman ako. Huwag kang mag-alala. Lagi ako nandito para tulungan ka. Anong silbi ng pagiging magkaibigan natin kung hindi kita tutulungan? Hulog ka talaga ng langit sa akin, Jamie. Nako, best. Wala pa tayo sa nakakasabik na parte. Napakunot ang noon ni Madison. Nakakasabik na parte? Ano naman yun? Oo, nakakasabik talaga. Dahil tutulungan kitang makahanap ng trabaho. Talaga? Oo naman. Siyempre, kailangan mong mabuhay rito. Alam mo naman dito sa Maynila, konting kibot, pera lagi ang kailangan. Hindi kaya sa probinsya, maghukay ka lang ng kamote, may makakain ka na. E dito sa Maynila, kahit talbos ng kamote at dahon ng saging, kailangan mong bilhin. Sa atin, nagkalat ka nga mga yan sa paligid, di ba? Maganda lang ang Maynila, best, pero magastos. Pero siyempre, para saan pat nagkaroon ka ng BFF na gaya ko, natutulungan ka sa oras ng pangangailangan. Napangiti na lang si Madison sa mabait na kaibigan. Pagkagaling nila sa bus station ay dumiretso sila sa Anastasia Village kung saan nagtatrabaho si Jamie bilang kasambahay. Dito ka namamasukan, Jamie? Namamanghang tanong ni Madison habang iginagala ang paningin sa labas ng napakalaking bahay na malamansyon. Sa pelikula lang siya nakakakita ng ganito kagarang bahay. Oo, at sobrang bait ng amo ko. Ang swerte mo't nakatagpo ka ng mabait na amo. Kaya ipapakilala kita sa kanya para matulungan niya tayong makahanap ka din ng mabait na amo. Marami ba siyang kilala na mabait din? Kinakabahan kasi ako. Oo naman, lahat ng amiga at mga kamag-anak niya lahat ay mababait. Kaya huwag kang kabahan, best. Okay lang kaya? Parang nahihiya ako sa amo mo. Hay nako, wala nang atrasan to, Madison. Lalo na't wala kang ibang matutuluyan dito sa Maynila. Ano, tara? Tanging-tango lang ang naisagot ni Madison sa kaibigan. Pumasok sila sa malaking bahay at nadatnan nila na nagkakape sa may salas ang amo ni Jamie. Good morning po, ate. Magalang nabati ni Jamie sa amo. Sa wakas, nandito ka na, Jamie. Sobrang na-miss ko mga kwento mo at pagpapatawa. Litanya ng may edad ng babae. Byuda na raw ito, sabi ni Jamie kay Madison. Namiss ko din po kayo, ate. May kasama ka pala? Pansin ng byuda. Opo, kaibigan ko po sa probinsya. Hello, iha. What's your name? Mabait na bati ng byuda kay Madison. Madison po. Hello, Madison. Welcome sa aking tahanan. Ate, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Hihingi po sana kami na pobro sa inyo kung maaari. Mabilis na singit ni Jamie. Basta ba kaya ko? Sige ba? Anong pabor ba yun? Sabi agad ng mabait na si Mrs. Sanchez matapos humigop ng kape. Magpapatulong po sana kami sa inyo na makahanap ng mapapasukan si Madison dito sa Maynila. Baka po may kakilala kayo na kailangan ng kasambahay. Wala po kasi siyang ibang matutuluyan dito. Nakapikit at nakakrus ang mga daliring sambit ni Jamie. Natawa tuloy ang ginang sa itsura nito. Kaya ba niyang mag-alaga ng isang matigas ang ulo na lalaki? Tanong ng byuda. Nabuhayan naman ng loob si Jamie para sa kaibigan.
Oo naman po. Kahit anong trabaho po, kaya ni Madison. Eh, ang mag-alaga ng bata, kaya ba niya, Jamie? Kayang-kaya po niyan, ate. Kahit nga baka, baboy, kambing at kalabaw, kaya niyang alagaan sa probinsya. Masiglang sagot nito para sa kaibigan. Okay, sige. Magagahan muna kayo at may tatawagan lang ako. Bago tumungo ang magkaibigan sa dining area, ay nagtungo muna si Jamie sa maid's quarter para ibaba ang mga gamit nitong daladalahan. Masaganang hapag ang sumalubong sa kanila roon. Parang hindi kasambahay ang kakain. Mukhang ang napakabait ni Mrs. Sanchez. Sayang nga lang at hindi na ito hiring ng kasambahay. Nang matapos silang kumain ay dinala ni Jamie sa garden si Madison. Nadat na nila doon ang byudang si Mrs. Sanchez na nag-aayos ng halaman. Mabuti naman at nandito na kayo. Nakahanap na ako ng employer mo, iha. Nakangiting sambit ni Mrs. Sanchez sa dalawa. Kaya lang ay may kasungitan ng magiging amo mo, Madison. Pero napakabuti naman ang puso niya. Ibig mong sabihin, may papasukan na po si Madison agad, ate? Masayang tanong ni Jamie. Oo, kakasabi ko nga lang, Jamie. Ah, oo nga po. Sabi ko nga po. Maraming salamat po, ma'am. Sambit naman ni Madison. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay hinatid si Madison ang driver ni Mrs. Sanchez sa isang subdivision sa Alabang. Dito na po yung sinasabi ni ma'am. Sabi ni Kuya driver sa dalaga. Maraming salamat po, Manong, sa paghatid. Ingat po kayo pabalik sa Maynila. Pagkababa ni Madison ng kotse ay napanganga siya sa laki ng bahay sa harapan niya. Mas malaki ito sa bahay ni Mrs. Sanchez. Wow, malapala siyang ganda ng bahay na to. Sana mabait at galante magiging amo ko para madali ako makaipon. Sabi ni Madison kahit wala naman siyang kausap. Nakatayo lang siya sa harap ng bakod nang may mapansin siya. Para saan kaya tong button na to? Pinindot niya ang button ng 3 beses. Astig naman ito. Pag pinindot ay tumutunog. Pindutin ko kaya ulit. Akmang pipindutin ulit ni Madison ang button nang biglang bumukas ang gate na kanyang ikinagulat. Ay butiki! Gulat na sambit niya. Grabe ka naman, ating. Sa ganda kong to, butiki talaga. Sabi ng maliit na babae na nasa harap ni Madison. Bigla na lamang itong sumulpot pagkabukas ng gate kanina. Pasensya na. Tanging nasambit ni Madison. Okay lang. Ikaw ba yung pinadala ni Mrs. Sanchez? Muling tanong ng babae. Ako nga. Ako si Madison. Ako naman si Sandra. Maligayang pagdating sa mansyon ni Sir Basel, Madison. Mansyon? Eh, hindi ba palasyo to? Inosenteng tanong ni Madison. Hindi, ating. Nang makapasok sila sa loob ng mansyon, ay mas lalong namangha si Madison sa mga nakikita. Tinungo nila ang ikalawang palapag ng mansyon at huminto sila sa harap ng isang pintuan na may nakasabit na mabalahibong palamuti. Dito ang magiging silid mo. Katapat nito ang silid ni Sir Basel. Yung katabi mo namang silid ay ang sa alaga mo. Sabi ni Sandra. Binuksan ni Sandra ang pinto ng silid. Ang laki naman ng silid na to. Kasama ba kita dito sa silid? Namamanghang tanong ni Madison kay Sandra. Nakabukod kami. Doon kami sa baba. Kailangan na dito ka para malapit ka sa alaga mo. Hindi na nagtanong ulit si Madison. Magpahinga ka na lang muna, Madison. Pagkasabi ni Sandra niyon, ay nagmamadaling lumabas ito ng silid. Nilibot naman ni Madison ang kanyang mga mata sa kanyang magiging silid. Dumako ang kanyang mga mata sa kama. Buong buhay ko ngayon pa lang ako nakakita ng ganito kalaking higaan at napakalambot pa. Sunod ay bumaling naman sa may isang pintuan ng mga mata niya. Tumayo siya at nilapitan ito upang buksan. Wow, napakasosyal naman ang banyo na to. Pwede na akong matulog dito sa sobrang ninis at kintab ng sahig. Pumasok siya sa loob ng banyo at hinawi ang kortina. Mas lalo siyang namangha na may shower at bathtub din doon. Kinuha niya ang kanyang telepono at kaagad na nagpadala ng mensahe kay Jamie. Best friend, ang ganda dito. Para akong nasa palasyo. Bungad niya sa kabilang linya, hindi pa man nakakapag-hiloman lang si Jamie. Kaagad namang sumagot si Jamie. Mabuti naman, mapapanatag na ako. Galingan mo dyan ha. Sa araw ng pahinga mo ay magkita tayo. Ipapasyal kita sa Maynila. Talaga? Gusto ko yan.
dalhin mo ako dun sa tinatawag nilang mall. Oo naman. Text na lang kita ulit mamaya. May gagawin pa ako. Ingat ka palagi, best friend. Okay, ikaw din. Isinilid ni Madison ang kanyang telepono sa bulsa at saka lumakad palabas ng silid upang magtungo sa kusina. Nadat na niya roon si Sandra at isang matandang babae na hindi magkanda o gaga sa ginagawa. May maitutulong ba ako sa inyo? Agaw niya ng pansin sa dalawang babaeng abala sa ginagawa. Ateng? Nagulat na tanong ni Sandra. Ikaw ba yung bago? Tanong naman ang matandang babaeng kasambahay din. Opo. Ako si Manang Sabel. Maaari mo bang tulungan maghiwa si Sandra sa mga isasahog sa niluluto ko? Pakisuyo ng matanda. Oo naman po. Masiglang sambit ni Madison. Inabutan ni Sandra ng isang sangkalan at kutsilyo si Madison. Habang naghihiwa sila, ay pinapakinggan lang ni Madison ang kwentuhan ng dalawang kasama. Sandra, anong oras ang pasok mo sa eskwela mamaya? Tanong ni Manang Sabel. Alas 7 po. Nag-aaral ka pala, Sandra? Tanong ni Madison. Oo, ateng. Akong pinakabata sa inyo rito. Pinag-aaral siya ni Sir Basel. Kolehiyo na siya ngayon. Pagbibida naman ni Manang Sabel. Talaga? Anong kurso mo? Tanong muli ni Madison. Education po, ateng. Pangarap ko po kasi maging guro balang araw. Nagniningning ang mga matang sagot ni Sandra. Wow, ang galing naman at napakasipag mo. Sigurado akong matutupad mo yan. Ikaw ba, Ineng? Nag-aaral ka pa ba? Ilang taon ka na ba? Tanong ng matanda kay Madison. Hanggang high school lang po ang natapos ko. 25 na pong edad ko. Gustuhin ko man pong magkoleheyo ngunit hindi kaya ng budget. Mahirap po ang buhay sa probinsya. Ganoon ba? Tanging nasambit ng matanda. Anong kurso ba ang plano mong kunin kung sakali, ateng? Tanong ng dalagitang si Sandra. Kahit anong konektado sa pagluluto, mahilig kasi ako magluto. Aba, maganda yan. HRM ang konektado dyan, Ineng. Sabi naman ni Manang Sabel. Napangiti na lang ang dalagang si Madison. Nakakasundo niya kasi kaagad ang mga makakasama niya sa bahay. Mukhang mababait ang mga ito base sa unang impresyon niya sa dalawa. Gagalingin ko po sa trabaho ko at mag-iipon para makapagtapos po ako ng pag-aaral. Determinadong sambit ni Madison. Tama yan, Ineng. Oo nga pala, tapos na ba yung mga gulay? Opo, Manang. Sabay na sagot ng dalawang dalaga. Anong oras ang pasok mo? Tanong ni Madison kay Sandra. Oo nga pala, nakupatay. Nakalimutan kong oras. Baka mahuli na naman ako sa klase nito. Maiwan ko na po muna kayo, ha? Tinitingnan lang ng dalawa ang dalagang nagkukumahog sa paghahanda ng baon. Lagi po ba siyang ganyan? May ngiting tanong ni Madison kay Manang Sabel. Naku, oo. Lagi kasing nakakalimut tumingin sa orasan ng bata na yan. Ilang taon na po kayo nagsisilbi kay sir? Bag-uusisa ni Madison para naman nakilala niyo ng husto ang matanda. 45 na, Ineng. Wow, ganun na po katagal? Gulat na sambit ni Madison. Oo, ang una ko kasing alaga ay ang ina ni Sir Basel na si Bernadette. Ganun po ba? Nakakadawa naman po at sobrang tagal niyo na pala rito. Mahinang sambit ni Madison. Mababait kasi sila. Nang mamatay ang mga magulang ni Basel, siya na nagpatakbo ng kampani nila. Teka, saan probinsya ka ba? Pag-iiba ni Manang Basel sa usapan. Antique po. Ako naman sa Isabela, sa Paracelis. Ilocana ka po pala, Manang Sabel? Oo. Hindi na po ba kayo nakapag-asawa? Pag-uusisa ni Madison. Wala na kasi siyang maitanong, kaya pati yun ay naitanong na niya. Hindi na. Nilaan ko ang panahon sa paghubog at pagtayong magulang kay Basel. Madamdaming sambit ng matanda. Bakit po? Nasaan po ba ang kanyang ama? Sabay na namatay ang mga magulang niya. Naaksidente sila habang pupuntang ospital dahil sa komplikasyon sa puso ni Bernadette noon. Nakakalungkot naman po pala ang nangyari sa kanila. Hindi ko nga alam noon kung paano ko mapapalaki ng maayos si Basel. Dahil hanggang kamatayan ay hindi pa din tinanggap ng magulang ni Bernadette si Basel. Matapobre kasi ang mga magulang ng kanyang ina. Malungkot na pahayag ng matanda.
Pero nagawa niyo naman po, Manang. Saludo po ako sa inyo. Pagpapagaan ni Madison sa loob ng matanda. Salamat, Ining. Napakaswerte po sa inyo ni Sir Basil. Hindi naman. Parang ako pa nga ang swerte eh. Parehas na mabait ang mga magulang ni Basil at ganun din siya. Buti na lang talaga at hindi naman ni Bernadette at ni Basil ang ugali ni Mrs. Benita. Marami pang napag-usapan ng dalawa. Isa na doon ay ang mga bagay na gusto ng kanyang magiging alaga at tungkol na din sa mga ayaw nito. Napag-usapan din nila ang iba't ibang rules sa loob ng bahay para maiwasang mapagalitan si Madison ng kanyang amo. Nagulat na lamang ang dalawa nang may biglang yumakap kay Manang Sabel mula sa likod. Lola, nandito na po kami. Masiglang sambit ng batang nakayakap sa likod ng matanda. Oh, Bea! Humarap naman ang matanda sa batang yumakap dito. May pasalubong po ako sa inyo at sa magiging kalaro ko. Nakakalaro? Nagtatakang tanong ni Madison. Lola, siya po ba si Ate Madison? Tanong ni Bea nang mapansin nito si Madison sa harap ng lababo. Oo, apo. Nakangiting sambit naman ang matanda sa bata. Lumapit ang bata kay Madison at tinitigan siya ng maliliit at magaganda nitong mga mata. Hello, Ate. Kumusta po? Nakangiting bati ng bata kay Madison. Okay lang naman. Ang ganda mo naman po, Ate Madison. Parang bagay po kayo ni Daddy. Sinaway naman agad ni Manang Sabel ang kapilyahan ng bata. Ay, sandali lang po at may kukuhanin lang po ako. Excited na sambit ni Bea. Napatingin si Madison sa matandang babae nang may pagtatanong sa mata. Nakibit-balikat lang ang matandang babae. Masasanay ka din sa batang yon. Ganun talaga yun. Madaldal, bibo at sweet. Sambit ni Manang Sabel. Bumalik ang bata na may dalang dalawang supot at iniabot sa dalawang babae. Kasama na din ito ang isang lalaki na matangkad. Napatulala si Madison pagkakita sa lalaki. Tila na hipnotismo ang dalaga sa angking kakisigan nito at kagwapuhan. Ngunit panandalian lang yon dahil narinig na ni Madison ang boses ng bata sa harapan niya. Sana po magustuhan niyo ang pasalubong ko sa inyo. Masiglang sambit ng batang si Bea. Paniguradong magugustuhan namin to. Salamat apo ha. Wika ng matandang babae. Ate, samahan mo po ako sa silid ko. Pagyayaya ng bata. Sige ba? Sang-ayon ni Madison dahil tila may kumakabog sa kanyang dibdib sa tuwing dinitidigan niya ang lalaki na sa tingin niya ay si Sir Basil. Nagpatangay si Madison sa paghila ng bata. Hindi man lang siya nakapagpakilala sa ama ng bata na magiging boss niya. Tinungo nila ang silid sa katabi ng silid ng dalaga. Tumambad sa harap nila ang mas malaking silid. Ito ba ang kwarto mo? Hindi mapigil ang tanong ni Madison. Opo. Anong gagawin natin dito? Nagtatakang tanong ni Madison. Papakita ko po sa iyo mga bago kong gamit sa pagguhit at ang iba ko pong ginuhit. Okay lang po ba? May pagmamalaking sambit ng bata. Oo naman. Iniabot ng bata kay Madison ang isang drawing pan. Binuklat ito ni Madison at namangha siya sa mga nakita. Wow! Ikaw ang gumuhit nito? Namamanghang tanong ni Madison. Opo, maganda po ba? Oo, napakaganda ng mga ito. Ang galing-galing mo naman. Talaga po? Salamat po. Alam mo, Bea, ako hindi ko kayang iguhit ang mga to. Kahit nga simpleng bahay kubo lang, hindi ko pa magawa. Napangiti na din si Madison sa nakikitang saya sa mukha ng bata. Tila magkakasundo sila ng kanyang magiging alaga. Bea, Madison, tawag ng isang tinig. Yes po, Lola. Bakit po, Manang? Tanong ni Madison sa matanda na nakatayo sa bungad ng pintuan. Bumaba na kayo at tayo'y kakain ng hapunan. Opo, Manang. Magkakasabay na bumaba ang tatlo. Masaganang hapag ang sumalubong sa kanila. Nandoon na din ang lalaking nagpakabog sa dibdib ni Madison kanina. Wow! Mukhang masasarap ang mga niluto mo, Lola Sabela. Komento ni Bea. Kailan ba hindi masarap ang mga inihahain ko sa inyo? Masayang sagot naman ng matanda. Never! Sabay na sambit ng mag-ama. Naku, binola niyo pa ako. Totoo naman po, Lola Sabel. Kahit kailan na hindi ka pa po nagluto ng hindi masarap,
Laging masarap. Sabi naman ng lalaki. Talaga ba, Basel? Parang malapit na akong maniwala ah. Dapat po kayo maniwala sa akin, Lola Sabel. Hindi po ako marunong magsinungaling. Masama po kasi ang magsinungaling. Singit naman ni Bea. Napakadadal mo talagang bata ka. Samantala, parang sasabog na ang puso ni Madison sa sobrang pagkabog niyon. Dahil bukod sa magkatapat sila ng lalaking nagpapakabog ng puso niya, ay ito rin pala ang kanyang amo. Ayos ka lang ba, Madison? Bakit hindi ka na umimik diyan? Puna ni Manang Sabel kay Madison. Ngayon lang po kasi ako nakaranas ng ganito karangyang hapag. Ang gaganda din po ng mga plato pati pagkakaayos. Para akong nasa isang mamahaling restaurant. Nahihiyang sagot ni Madison kahit na nasa iba talaga ang atensyon niya. Pag nag-aral ka na ng HRM, may pag-aaralan nyo yan. Mula sa kung anong tawag sa mga plato at ang paraan ng pagkakaayos ng pagkain para mas lalo silang magmukhang kaakit-akit at masarap. Sa telebisyon ko lang po ito nakikita noon. Yung teleserye na pangako sa'yo. Yun ba ang dahilan kaya nais mong kumuha ng kursa na konektado sa pagluluto? Tanong ni Manang Sabel na parang sinasadyang iparinig kay Basel. Opo, at saka yung isa pa po. Ano nga bang tawag doon? Yung panay pagluluto lang po na kurso. Pilit na pinapasigla ni Madison ang kanyang boses kahit na parang lalabas na sa kanyang dibdib ang puso niya. Culinary. Sabat ng baritonong boses ni Basel. Ah, yun nga po, sir. O siya, kumain na tayo at baka lumamig ng pagkain. Yakag na ni Manang Sabel. Tikman mo po itong beef broccoli ni Lola Sabel, Ate Madison. Makakalimutan mo po ang pangalan mo. Biro naman ni Bea. Okay, sige. Kainan na! Anunsyo pa ng bata. Nang matapos na silang kumain, ay tinulungan ni Madison si Lola Sabel na magligpit ng mga kinainan. Ako na maghuhugas niyan, Ineng. Puntahan mo na lang si Bea para maaga siyang makatulog. Opo, sige po, Manang. Balik na lang po ako pag nakatulog na siya. Bago mag-alas 8 ay dapat nakapaglinis na siya ng katawan at may gatas na siya na nakahanda para inumin. Okay po. Mainit po ba o malamig ang gatas niya? Mainit. Sagot ng matanda bago ipinagpatuloy ang pagliligpit. Nang matapos na sa pagtulong si Madison kay Manang Sabel, ay tinungo na niya ang silid ni Bea. Naabutan niya na nakatayo ito sa harap ng kabinet. Nilapitan ito ni Madison at tinanong kung anong problema nito. Wala palang mapili ang bata na maisusuot kaya tinulungan na itong mamili ni Madison. Nagniningning ang mga mata ng bata nang ipakita ni Madison ang kanyang pinili. Paano mo po nahulaan ang paborito kong pantulog, Ate Madison? Namamanghang tanong ng bata dahil sa paborito nito ang napili ng tagapag-alaga. Secret! Ate talaga, sikreto pa. Tara na nga po at maliligo na po ako. Sige, halika na at nais ko nang makitang suot mo ang napaka-cute na pantulog na napili ko na yan para sa'yo. Nang matapos ng maligo at bihisan ni Madison si Bea, ay nagpunta na siya sa kusina upang ipagtimpla ng gatas ang alaga. Tahimik na nagtitimpla si Madison ng gatas nang may bigla siyang narinig na nagbukas ng frigider. Manang Sabel, hindi din po ba kayo makatulog? Gusto niyo po bang timplahan ko din kayo ng gatas? Tanong ni Madison na hindi malang tumitingin sa kanyang likuran. Mas gusto kong alak. Sagot ng isang boses lalaki. Sir Basel? Nagulat na sambit ni Madison bago humarap sa among lalaki. Ngunit pumihit ulit ang babae patalikod sa amo. Bakit mo ako tinalikuran? Parang nang-aasar na tonong tanong ni Basel. Sir? Wala po kasi ko yung pang-itaas na damit. Nauutal na sambit ni Madison. Ngayon ko palang ba nakakita ng lalaking walang pangitas na damit? Hindi naman po, sir. Yun naman pala eh. Bakit parang nagulat ka pa? Pasensya na po kayo, sir. Sambit ni Madison na napahawak sa kanyang dibdib. Napilitang humarap si Madison, ngunit pinanatili niyang nakayuko ang ulo. Tagasan ka nga pala? Biglang seryosong tanong ni Basel. Taga Antique po, sir. I see. Paano mo nakilala ang tita ko? Sa kanya po nagtatrabaho ang kababata at kaibigan ko na si Jamie. Kababata mo pala si Jamie. Nakangising sambit ni Basel
dahil napapansin nito ang pagkailang ng kausap. Opo. Madison, alam mo ba nakabastusan na makipag-usap ng nakatalikod? Pasensya na po kayo kanina. Nabigla lang po ako. At alam mo rin ba nakabastusan ng hindi mo pagtingin sa taong kinakausap mo? Pangaasar pa lalo ni Basel nang mapansin na mawala ang dalaga. Ano po kasi, sir? Hindi makahanap ng isasagot si Madison. Naputo lang ang paghahanap ng isasagot ni Madison nang may isang boses pa na nagsalita. Basel, anak, ano kailangan mo dito sa kusina? Tanong ni Manang Sabel kay Basel. Kumuha lang po ako ng alak. Sagot ni Basel, sabay pakita ng isang lata ng alak. Mauna na po ako sa inyo at hinihintay po ako ni Bea. Pagpapaalam ni Madison. Hindi na hinintay ni Madison ang sagot ng dalawa. Nagmadali siya sa paglakad dahil sa kakaibang naramdaman niya kanina nang nakaharap ang among lalaki at isa pa ay hinihintay siya ng alaga sa silid nito. Ate Madison, ayos ka lang po ba? Tanong agad ng bata nang mapansin nagmamadali si Madison. Bumuntong hininga muna si Madison bago hinarap ang bata. Oo naman, okay lang ako, Bea. Pilit ng ngiti ang pinakita ni Madison sa bata. Nang makatulog na ang alaga ni Madison, ay pumunta na din ang babae sa kanyang sariling silid. Ano ba itong naramdaman ko kanina? Ay, wala lang siguro to. Mawawala din to. Pero kakaiba talaga ang kabog ng dibdib ko kanina. Ngayon ka lang to naramdaman. Pagkausap ni Madison sa sarili habang nakahiga sa kama. Tinungo na lang niya ang banyo para magawa ang mga ritual niya bago siya matulog. Ngunit tila ayaw siyang dalawin ng antok. Mukhang kailangan kong uminom ng kape para ako'y antukin. Namamahay yata ako. Sabi niya bago tumayo. Tinungo niya ang kusina. Ngunit bago pa man nakarating si Madison sa kusina, ay nakita niyang nakahandusay sa ibaba ng hagdanan ng among lalaki. Nagmamadali niyang nilapitan ng amo at tiningnan kung may sugat ba ito. Nang masigurado na wala itong sugat ay tinawag niya si Manang Sabel. Manang Sabel, si Sir Basel po! Sigaw ni Madison na may pag-aalala. Agad naman siyang dinaluhan ng matanda. Nakong bata ito. Nalasing na naman siguro kaya hindi na nakaabot sa kanyang silid. Sabi ng matanda. Paano po ito, Manang? Hala, tulungan mo ako at dalhin natin sa opisina niya. Doon siya natutulog palagi. May kama siya ron. Sige po, dalhin na po natin si Sir Basel doon. Tinulungan niya si Manang Sabel na itayo si Basel. Hindi na muna pinansin ni Madison ang kanyang nararamdamang kaba sa pagkakadikit ng kanilang mga balat. Ang mas importante sa kanya ngayon ay ang matulungan ng matanda na madala ang kanyang among lalaki sa pahingahan nito. Nang maipasok nila sa opisina si Basel ay inihiga nila ito sa sofa. Ah, ineng. Uwi ka ni Manang. Po, ano po yun? Maaari ba akong makisuyo sa'yo? Opo naman po. Ano po yun, Manang? Maaari bang ikaw na lang mapunas dito kay Basel? O, okay po. Mukhang pagod na po kayo. At isa pa po, dapat hindi na kayo nagpupuyat. Salamat, ineng. Tulog na nga ako kanina nang maalipungatan ako sa hiyaw mo. Pagpapasalamat ni Manang Basel. Walang anuman po. Sige po, bumalik na po ulit kayo sa pagtulog. Siya, maiwan na kita dito, ineng ha. Nang tuluyang makalabas si Manang Sabel, ay nagkaroon ng pagkakataon si Madison na mas matitigan ang mukha ng amo. Para itong anghel na natutulog sa isip-isip ni Madison. Ngunit natauhan siya nang umungol ito. Diyan lang po kayo at kukunin ko lang po ang pampunas niyo, sir. Sabi ni Madison at akmang tatayo na. Dito ka lang. Nakapikit na pigil ni Basel kay Madison at nahigpit na hinawakan ng kamay ng dalaga. May kukunin lang po ako, sir. Sabi ni Madison kahit na hindi niya alam kung naiintindihan ba siya ng lasing na amo. Please, dito ka lang. Pero sir, hindi sumagot si Basel. Bagkos ay hinila nito ang dalaga palapit sa kanya at saka niyakap. Labis namang ikinagulat yun ni Madison. Ay pala kang macho. Bulalas ni Madison habang nakahawak pa ang isang kamay sa dibdib ni Basel dahil sa bigla ang paghila sa kanya ng lalaki. Sir, wag po. Dugtong pa niya. Imbes na bitiwan ng lalaki si Madison ay mas lalo lang humigpit ang yakap nito sa dalaga. Dito ka lang. Wag mo akong iiwan.
sabi ng nakapikit na si Basel. Sir, gising pa po ba kayo o nananaginip? Tanong ng kinakabahang dalaga. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang amo at nakita niyang nakapikit pa din ito. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit napakabilis ng tibok ng puso ko na parang kakawala sa aking dibdib? Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit imbis na matakot ako, ipakiramdam ko, isip ako sa mga bisig mo? Hi Madison, bawal lumandi sa amo. Ano ka ba? Kinaumagahan ay hinatid ni Madison si Bea sa paaralan at binantayan ang bata hanggang mag-uwian. Hindi naman nainip si Madison dahil katext niya ang kaibigang si Jamie at ikinukwento niya dito ang mga kakaibang nararamdaman niya sa gwapong amo. Nang matapos ang klase ni Bea ay tinungo na nila ang parking lot ng paaralan nito. Doon ay hindi nila makita ang kotse ng driver ni Basel. Ilang saglit pa ay may huminto na isang sedan na puti sa kanilang harapan. Nagbaba ito ng bintana at doon nila napag-alamang si Basel pala yon. Daddy! Hi sweetheart, sakay na kayo. Malambing na sabi ni Basel. Unang pinasakay ni Madison ng alaga sa backseat at saka siya pumasok sa loob ng kotse. Madison, lumipat ka dito sa harap at lumumukha akong driver. Sabi ni Basel sa dalagang hindi umiimik. Bumabang muli si Madison upang lumipat sa harapan kahit sobrang kumakabog ang dibdib niya. Lalo na pag naaalala niya ang mahigpit na yakap nito sa kanya kagabi. Bago sila umuwi ay dumaan muna sila sa Jayco Donuts. Pagkarating nila sa mansyon ay kaagad nilang kinain ang donuts na binili ni Basel. Sinaluhan rin sila ni Sandra at Manang Sabel. Napakasarap nga nito, Bea. Masayang komento ni Madison. Sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya nakatikim ng donut. Wala namang ganoon sa bayan nila sa probinsya at bulubundukin nga. Sabi ko naman po sa iyo ate eh, masarap po talaga to. Paborito ko po mga donuts nila. Sabi ng bata bago kumagat sa hawak nitong pagkain. Nako ang batang to, ang dungis-dungis na ng bibig. Magdahan-dahan nga kayong dalawa sa pagkain. Saway naman ni Manang Sabel. Kayo po Manang Sabel, ayaw niyo po ba? Alok ni Madison. Bawal sa akin yan at diabetic ako. Ito nga't nagtsatsaan na lamang ako para kasabay ko pa rin kayong magmerienda. Ganun po ba? Sayang naman po, ang sarap po nilang lahat. Daddy, tapos ka na po bang kumain? Tanong ng bata sa ama nang makitang tumayo na ito sa upuan. Oo, sweetheart. Saan ka po pupunta? May pag-uusapan muna kami ni Ate Madison mo sa opisina pagkatapos yung magmerienda. After we talk, maaari na tayong magbonding sa garden. Sambit ni Basel habang nakatitig kay Madison. Okay po, Daddy. Saglit lang po kayo mag-usap mamaya, ha? Oo naman. Sabi ni Basel na sinabayan pa ng pagkindat kay Madison na nakatulala sa lalaki. Nag-iwas naman ang tingin ng dalaga. Madison, pagkatapos niyong kumain eh, sumunod ko sa opisina ko mamaya. Baling ni Basel sa dalaga bago tuluyang magtungo sa opisina. Dalhan mo na din ako ng kape. Pahabol pa nito bago tuluyang pumunta sa opisina nito. Opo, sir. Sagot ni Madison na hindi na tumitingin sa amo. Hoy Ate Madison, bakit titig na titig ka kay Sir kanina? Usisa ni Sandra. Ha? Hindi ah. Tanggi niya. Oo kaya, siguro crush mo si Sir, no? Aminin! Sandra, yung bibig mo, narinig ka ng bata. Saway agad ni Manang Sabel sa dalagita. Pasensya na po Manang, kinikilig lang. Napayo kong paumanhin ni Sandra. Sa bagay, matagal nang binata ang anak kong yun. Biglang hirit naman ni Manang Sabel. Manang Sabel naman, nahihiyang sambit ni Madison. Biglang tumawa si Sandra. Manang, tingnan mo si Ate Madison, no? Sobrang namumulang pisngi. Nanunod yung komento ni Sandra. Hindi nakaimik si Madison at wala sa loob na napahawak sa kanyang mga pisngi. Oo nga, ang pula mo nga, Madison. Nako, mukhang may nagkaka-interest na matinong sa anak ko, ah. Gatong pa ni Manang Sabel. Hoy, Sandra, anong oras na? Baka maliit ka na naman sa eskwela mo. Pag-iiba ni Madison sa usapan. Ay, oo nga pala. Naku po naman, late na naman ang lola mo. Natatarantang tumayo si Sandra upang magbihis ng pamasok na damit. Tinatawanan lamang naman ito ng mga kasama.
Manang, magtitimpla lang po muna ako ng kape ni Sir Basil. Maaari ko po bang ipasuyo ko muna sa inyo si Bea? Pakiusap ni Madison kay Manang Sabel. Oo naman. Sige na at baka hinihintay ka na ni Basil. Salamat po, Manang. Nang matapos ang dalaga sa pagtitimpla ng kape, ay kaagad na siyang tumungo sa opisina ng amo. Kumatok ang kinakabahang dalaga ng 3 beses. Pasok! Dinig niyang sigaw ni Basil mula sa loob. Lumapit ang kinakabahang dalaga sa lamesa ng amo at inilapag doon ang kape na ginawa kanina. Maupo ka muna, Madison. Salamat po, sir. Sabay upo ni Madison. Alam mo ba kung ano pag-uusapan natin? Eh, hindi po, sir. Ano po ba yun? Kinakabahang sagot ni Madison. Okay. Kailangan ko lang malaman ng mga personal mong impormasyon. Hindi kasi ako nagkaroon ng oras noon para ma-interview ka. Okay po. Maaari po ba akong magtanong, sir? Oo naman. Ano yun? Kung sakali po ba na hindi ako makapasa ay mawawalan po ba ako ng trabaho? Napangiti si Basil sa tinuran niya. Hindi. Kailangan ko lang malaman ng mga impormasyon mo para masiguro kong kaligtasan ng anak ko. Salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako masamang tao. Mapapagkatiwalaan po ako. Sige. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, edad, tirahan, kaarawan, pangalan ng magulang, natapos at mga karanasan sa trabaho. Po? Sagutin mo lang yung mga sinabi ko. Okay po. Ako po si Madison Santiago, 25 anyos, taga Antique. Tapos Madeline Santiago at Rolando Santiago ang mga magulang ko. August 20, 1997 ang kaarawan ko. High school lang po ang natapos ko, sir. At wala pa po akong naging karanasan sa kahit anong trabaho. May anak at asawa? Wala po. Ah, mabuti naman. Sir? I mean, magkano ang inaasahan mong sahod? Pasensya na po. Hindi ko po kasi alam kung magkano dapat. Ayos na ba sa'yo ang 15,000 kada buwan? 15,000 po? Ang laki naman po. 15,000. Libreng tirahan at pagkain. Talaga po? Naku, maraming salamat po, sir. May SSS, PhilHealth at Pag-ibig ka na ba? Pag-ibig po? Naku, wala pa po. Gusto ko po muna makapagtapos ng pag-aaral. Natawa si Basil sa kainosentehan ng dalaga. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Madison. Ano po ba yung SSS, PhilHealth at Pag-ibig po? Bukas, pagkatid mo kay Bea, ipatutulungan kita kay Sandra na makakuha ng mga yan. Magdala ka lang ng sasabihin niya mga dokumento. Okay po. Madison, may naisa na akong i-offer sa'yo na trabaho. Ano po yun, sir? Di ba po nagtatrabaho na ako bilang yaya ni Bea? Nagtatakang tanong ni Madison. Bukod doon, may ibibigay pa ako sa iyong ibang extra job. Madodoble ang sahod mo. Sige po, para mabilis ako makapag-ipon ng pangkolehiyo. Ano po ba yun? Basta po legal, go ako. Legal to, promise. Kailangan mo lang magpanggap na asawa ko sa mga pagdiriwang na pupuntahan natin. Titig na titig si Basil sa dalaga habang sinasabi yun. Asawa po? Nagulat na sambit ni Madison. Oo, at bibigyan kita ng 3 araw para makapag-isip. Sir, gwapo po kayo pero... Madison, huwag kang mag-alala. Putol ni Basil sa sasabihin ng dalaga. Kung sakaling pumayag ka naman sa alok ko, ay sa mga pagdiriwang na dadaluhan ko lang naman tayo magpapanggap na mag-asawa. Dito sa bahay, aalagaan mo pa din at babantayan si Bea. You're still her yaya. Seryosang paliwanag pa nito sa nag-aalinlangan dalaga. Okay po, sir. Nakayo kong sambit ni Madison. Kapag may sagot ka na, itawagan mo lamang ako o puntahan dito sa aking opisina. Sa ngayon, puntahan mo na muna si Bea. Thank you, Madison. I hope you could consider my offer. Ikaw lang kasi nakikita kong perfect wife for me. Parang nabingin na kinilig si Madison sa sinabi nito. Para na rin sinabi ni Sir Basil na maganda siya at bagay sila. Okay po, sir. Sabi na lang muli ni Madison bago tumayo at lumabas sa opisina ng amo. Isang malalim na buntong hininga muna ang binitiwan ni Madison bago binalikan si Bea. Madison anak, ayos ka lang ba? Puna ni Manang Sabel nang makabalik siya sa dining area kung saan niya iniwan si Bea kanina.
Opo, manang. Eh bakit parang namumutla ka yata? Kinabahan lang po ako. Akala ko po kasi mawawala na ako ng trabaho. Ganun ba? Malabo yun. Gusto ka ni sir. Ano po? Ah, wala-wala. Hindi na niya kinulit si Manang dahil naging busy na sa ginagawa sa kusina. Bago ang hapunan ay nag-usisa si Bea kung ano ang magiging hapunan nila. Hindi pilian sa pagkain ng bata, kaya hindi nahihirapan si Nabasel sa pagkain nito mula pa noon hanggang ngayon. Lola, ano pong lulutuin mo po? Tanong ni Bea kay Manang Saben. Baked caldereta, grilled asparagus, creamy mashed potato at grilled salmon. Para sa panghimagas naman ay gagawa ako ng mango royal. Sagot ng matanda. Nay, tawag ni Basel kay Manang Sabel. O anak, anong ginagawa mo dito sa kusina? Magtatanong ka rin ng hapunan natin? Nagtatakang tanong ng matanda. Naaamoy ko po kasi niluluto niyo. Teka, may okasyon po ba? Wala. Masaya lang ako at gusto ko lang magluto ng mga to. Ganun po ba? Napakamot na lang sa batok na sambit ni Basel. Oo nga pala. Bakit ka nga pala nandito, Basel? Papadagdagan ko po sana ang niluluto niyo, Nay. Pupunta po kasi mamaya dito sa napili. Ano na siya ni Basel? Nako, paniguradong magiinom na naman kayo, ano? Masungit na sambit ni Manang. Konti lang naman po, pantanggal stress lang sa kumpanya. Alam mo, Basel, itong si Madison ay mahilig ding magluto na katulad ko. Pagbibida ni Manang Sabel. Talaga po? Nagulat na sambit ni Basel at napangiti. Oo. Bilib na bilib na sagot ng matanda. Bay, hindi mo aakalain na sa bulubunduki nakatira. Marami ring alam na luto at madali rin siyang turuan. Wow, that's nice to hear. Madison, maaari mo ba kaming lutuan mamaya ng pulutan? Request ni Basel. Opo naman po, sir. Nang makalipas ang isang oras, inihain na ni Madison at Manang Sabel sa mesa ang mga pagkaing niluto ng matanda. Naroon na rin ang mga bisita ni Sabel. Wow, mukhang mapaparami na naman ako ng kain nito ha. Salamat Nanay Sabel. Excited na sabi ng kaibigan ni Basel na si Philip. Nako, malakas ka naman talagang kumain, Philip. Sambit naman ang isa pang kaibigan ni Basel. Mukhang kulang yata kayo. Puna naman ang matanda sa kanila. Opo, hindi po kasi sila pinayagan ng mga asawa nila. Kaya kami po ni Philip, wala kaming planong mag-asawa para makakapunta pa din po kami dito at matitikman ng napakasarap mo pong luto, Nay. Hoy, Ashton, huwag mo nga akong dinadamay dyan. May balak akong mag-asawa, no? Supla ni Philip dito. Tumigil na nga kayong dalawa. Saway ni Basel sa mga ito. Eh, ikaw ba, Basel? May plano ka pa bang mag-asawa? Pangaasar ni Ashton. Ashton, saway na naman ni Basel at napatingin sa dalagang nakayuko. Nagtatanong lang. Tumigil na nga kayo, tayo'y kumain na. Ang kukulit niyo talaga magkakaibigan. Sabi ni Manang Sabel sa tatlo. Nang matapos kumain ay nagtungo si Basel at dalawang kaibigan niya sa poolside. Habang si Madison at Bea naman ay nagtungo na muna sa silid ng bata upang asikasuhin niya ang alaga sa pagtulog nito. Nang matapos na ni Madison ang pagpapaligo sa bata at pagsusuklay, ay bumaba siya upang timplahan ng alaga ng gatas. Nang makatulog na ang alaga ni Madison ay sinimulan na niya ang pagluluto ng mga pulutan ng kanyang amo. Plano ni Madison na gawin ang ilan sa mga napanood niya sa internet. Napakabango naman yan, anak, sabi ng kararating lamang na matanda mula sa labas ng bahay. Salamat po, Manang. Sana magustuhan nila. Gusto mo bang tulungan kita kahit sa paghahanda lang ng mga gagamitin mong sangkap? Sige po. Okay lang po ba sa inyo, Manang? Abay, syempre naman. Salamat po. Mapapabilis ang pagluluto ko nito. Maiba ako, anak. Nagkanobyo ka na ba? Biglang tanong ng matanda sa dalaga. Eh, hindi pa po, Manang. Bakit po? Wala lang. Ang ganda mo kasi. Eh, nagkagusto ka na ba sa lalaki? Muling tanong ng matanda. Eh, hindi pa po. Bakit naman? Napakaganda mong bata. May kilala nga akong bagay na bagay sa'yo eh. Usisa ulit ni Manang Sabel.
Madalas po kasi nasa bahay lang ako. Mahilig po kasi ako mag-aral. Sagot ni Madison na tila wala pa rin nahahalata sa mga tanong ng matanda. Ganoon ba? Eh anong tingin mo kay Basel? Kung sakali ba ay magkakagusto ka ba sa kanya na single daddy? Nakangiting tanong ng matanda. Napahinto si Madison sa kanyang ginagawa. Pero dahil komportable na naman siya sa matanda, ay sinagot na niya ito ng totoo. Oo naman po, bukod sa gwapo po si Sir Basel ay mayaman pa. Kaso, madalang ang mga babaeng gugustuhin ng isang lalaking may anak na at balo. May lungkot sa tinig ng matanda. Halata ang pag-aalala sa anak-anakan. Nako, hindi po kabawasan yun sa mga katangian ni Sir. Isa pa po ay kung talagang mahal po ng isang babae si Sir, dapat ay mahalin din po nito si Bea. Kung sakali ba ay may pag-asa ba ang anak ko sa'yo? Dahil sa tanong na iyon, ay namula na naman na parang kamati si Madison. Muntik pa niyang mabitiwan ang pinggan na hawak. Napaka-imposible po ng sinasabi niyo. Hindi po ako magugustuhan kailanman ni Sir. Ang layo ng agwat namin. Paano mo naman nasabi? Maganda ka, mabait, at nakikita kong mahal mo si Bea. Yaya lang po ako at siya po ay amo ko, Manang. Marangal at matalino kang babae. Anong masama ron? Pilit ng matanda. Hindi na nakaimik ang dalaga hanggang sa matapos sila sa paggawa ng pulutan ng amo at ng mga kaibigan nito. Ayaw magpa-apekto ng dalaga dahil alam niya na napaka-imposible ang sinasabi ni Manang Sabel. Ayaw din niya na umasa dahil alam niyang mabibigo lamang siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Madison bago dinala ang isang tray ng naglalaman ng mga niluto niya. Dinala niya ito kung saan nagiinom si na Basel. Ito na pang pulutan niya mga sir. Sambit ni Madison bago ibaba sa mesa ang dala. Mukhang masasarap ah. Sabi ni Philip. Masarap po talaga yan, sir. Salamat, Madison. Wika naman ni Basel. Walang anuman po. Sana po magustuhan po ninyo. Yumuko pa siya para magbigay galang. Paniguradong magugustuhan namin to. Napakaganda ng nagluto eh. Biro ni Philip. Tumigil ka sa kalokohan mo kung ayaw mong pauwiin kita, Philip. Babala ni Basel. Ang sungit mo talaga, Basel. Kaya wala akong lobby eh. Sino naman ang nagsabi sa yung wala? Sabi ni Basel at saka tumingin kay Madison. Sige po, mauuna na po ako. Kung may kailangan po kayo, itawagan niyo na lang po ako. Nagmamadaling paalam ng dalagang namumula. Nang makapasok ng silid niya, si Madison, ay napahawak na lamang siya sa namumulang pisngi. Madison, umayos ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala ka namang gusto sa amo mo, di ba? Nababaliw na yata ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ba sa tuwing tinitignan ako ni Sir Basel ay parang humihinto ang oras? Pero napakabilis ng tibok ng puso ko. Masama to. Hindi to maaari. Ito na ba yung sinasabi nilang paghanga o pag-ibig ba yun? Pinili na lamang ni Madison na matulog at ilihis ang isip. Habang sa baba naman ay ang dalagang pinag-uusapan ng tatlong magkakaibigan. Bakit parang binabakuran mo na yung si Madison, Basel? Seryosong tanong ni Ashton. Wala kang pakialam. Masungit na sagot ni Basel. Nobya mo na ba siya? Hindi pa. So, pwede ko pala siyang ligawan. Sambit ni Philip na tila nang hahamon. Hindi. Nako, mukhang may nakabingwit na ng puso mong bato bro ah. Tigilan mo nga ako, Philip. Poker face na sabi ni Basel. Binata ka na ulit pare. Umiibig ka na ulit after so many years. Pangaasar pa rin ni Philip na sinabayan pa ng pagtawa. Tumigil ka nga, Philip. Dapat nga matawa na lang tayo dahil maayos na siya ngayon dahil kay Madison. Sambit naman ni Ashton. Isa ka pa. Masungit na sabi ni Basel. Binatukan ni Basel ang dalawang kaibigan. Nagtawanan lamang silang tatlo. Paglipas ng tatlong araw ay nakapagdesisyon na si Madison. Kinakabahan man ang dalaga ay pinili pa rin niyang kumatok sa opisina ni Basel. Pasok. Sambit ni Basel na hindi inaalis ang mata sa papel na hawak. Sir, pagkuha ni Madison sa atensyon ni Basel. O Madison, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong nito at seryosong tinitigan si Madison. Opo. Anong desisyon mo?
Pumapayag na po ako. Talaga? Hindi makapaniwala ang sambit ni Basel. Opo. Okay, magpasama ka kay Sandra mamaya at pumunta kayo ng salon. Gusto ko magpalinis ka ng mga kuko mo at magpaayos ng buhok mo. Malumanay na utos ni Basel sa dalaga. Sige po. Kakailanganin mo nito. Bumili ka na rin ng mga damit at anything you want. Iniabot nito ang isang card kay Madison. Okay po, sir. Nang makalabas ang dalaga ay napangiti na lang si Basel ng maluwag. Masaya siya dahil pumayag si Madison sa offer nito. Pagsapit ng tanghali ay umalis na sina Madison at Sandra para magtungo ng salon at mall. Lumapit na ang dalawa sa front desk ng salon. Kagad naman silang inasikaso doon ng mga nagtatrabaho nang iabot nila ang card na ibinigay ni Basel. Biglang nataranta ang mga nagtatrabaho doon sa hindi malamang dahilan ni na Madison. Ayon sa nag-aasikaso kay Madison, ay nabigyan na ito ng instruction ni Basel kanina nang tumawag ang lalaki roon sa salon. Nang matapos ang pag-aayos kay Madison ay nagtungo sila sa mall at umuwi na din sila agad sa mansyon. Ate Madison, wow, you're so gorgeous po! Nalalaki ang mga matang sambit ni Bea. Hi Bea, ginitian ni Madison ng bata. Lalo kang gumanda anak, bagay na bagay sa iyo ang ganyan buhok. Papuri ni Manang Sabel. Salamat po. Nagbilin nga pala si Basel na pumunta ka sa sarili niya pagkadating mo. Okay po, pupuntahan ko lang po sandali si Sir. May isasoli rin ako sa kanya. Nakakaisang katok pa lamang si Madison ay bumukas na ang pintuan ng silid ni Basel. Ang lalaki na mismo ang nagbukas ng pintuan. Pagbungad pa lamang ni Madison dito ay nakatutok na ang mga mata ng lalaki sa dalaga at hindi umiyak. Tila ba na estatwa sa nakikita? Sir, ayos na po ba kayo? Hindi po ba magandang pagkakaayos sa akin? Sabi ko naman po sa kanila yung simple lang na ayos. Ha? Oo naman. Ayos lang ako. Saka maganda ang ayos mo. Halika, pasok ka. Natatarantang sambit ni Basel. Pinapunta niyo daw po ako dito. Ay, ito nga po pala yung card niyo, sir. Pasensya na po, medyo malaking nagastos namin. Okay lang, Madison. Oo nga pala, huwag kang magpo sa akin. Magiging asawa na kita. Kaya dapat hindi mo ako ganyan kakausapin. Pangaral ni Basel sa kanya. Pasensya na. Hindi po talaga ako masanay. Pagsapit ng gabi ay lula na si Madison at Basel ng kotse ng lalaki papunta sa event na kanilang dadaluhan. Ito ang unang acting fake wife ni Madison kaya kinakabahan siya. Lalo at sabi ni Sandra puro pang mayaman daw ang mga event na dinadaluhan ni Basel. Kanina ka pa nanginginig Madison, giniginaw ka ba? Nag-aalala ang tanong ni Basel. Eh hindi, kinakabahan lang ako. Malapit na tayo. Huwag kang kabahan, narito ako. Kaya ko to. Sigaw ni Madison. Napangiti na lang si Basel sa kanya. Ilang saglit pa ay nasa harap na sila ng isang napakataas na building. Marami na ring bisita na nagpapasokan sa building. Good evening, maligayang pagdating. Bati ng isang binabae sa kanila. Good evening to Aris. Balik na bati ni Basel. Malapit na magsimula ang prong, Basel. Bakit ngayon lang kayo? Traffic. Sa bagay nga, nasa loob na nga pala siya kanina pa. Mukhang inaabangan ka na naman ng babae na yon. May kasamang pag-irap na sambit ni Aris. Ayos lang yun. Habang nandito si Madison sa tabi ko, wala siyang mapapala. Kampanting sagot ni Basel. Good luck to you. Nang marating nila ang mismong pinagkaganapan ng event ay napakarami ng tao. Doon tayo, honey. Yayan ni Basel kay Madison. Honey? Nagtatakang tanong ni Madison. Tinitigan ni Basel na tila may pababanta si Madison. Mukhang nakuha naman kaagad yun ng dalaga, kaya nagpatangay na lang siya sa agos. Oo nga pala, fake wife nga pala ang ganap niya ngayong gabi. Nang makalapit na sila sa bar counter ay kagad humingi ng alak si Basel sa bartender na naroon. Isang tequila at isang margarita please. Coming boss, sabi naman ng bartender. Maligayang pagdalo sa kaarawan ng aking ama.
Nais ko sanang kunin ang inyong atensyon para salubungin ng pagbati si Mr. Tan sa kanyang 50th birthday. Anunsyo ng anak ng may kaarawan na si Bettina. Naging maingay agad ng paligid. Lubos din ako nagpapasalamat kay Mr. Basel sa kanyang pagdalo sa pagdiribang na to. Kahit napakabisi niyang tao ay dumating pa rin siya. Salamat Basel sa pagtanggap ng aking imbitasyon. Dugtong pa ni Bettina. Marami pa itong mga sinabi, pero wala doon ang atensyon ni Basel kundi na kay Madison. Napakasarap naman ito. Anong tawag ulit dito, sir? Mahinang bulong ni Madison kay Basel pagkatapos niyang tunggain ang isang baso ng margarita. Bakit? Gusto mo pa? Tanong ni Basel na may pag-aalinlangan. Tumango lamang ang dalaga. Hindi nagtagal ay nagkayayaan na silang umuwi. Pauwi na sana sila nang harangan sila ng isang babaeng nakapula. Basel, saan ka pupunta? Maaga pa. Tanong ng babaeng nakapula. Uuwi na kami ng asawa ko. Masungit na sagot ni Basel. Asawa? Nawalan ka na ng taste? Pag-uuyam ng babae. Napansin ni Madison na tila nag-iba ang aura ni Basel sa narinig. Umalis ka sa daraanan namin. Ipapahatid ko na lang siya sa driver namin. Dito ka na muna. Bettina, hindi maaari. She's with me. Kasal na kayo? Pero bakit wala akong nabalitaan magpakasal ka na? Tanong ng babae na parang maiiyak na. Matagal na kaming kasal. Hindi ko naman kailangang ipaalam ang lahat sa iyo at sa buong mundo. I have my own private life. Gusto mo nang pruweba na kasal na kami? Singit ni Madison na halatang nasin na. Bigla na lamang kinabig ng halik ni Madison si Basel. At gumanti naman ng lalaki ng halik sa dalaga. Tumagal lang yun ng ilang segundo, ngunit tila nasindihan niyo ng apoy sa loob ng katawan ni Basel. Okay na ba yon? Lasing na tanong ni Madison kay Bettina. Halika na, honey. Nagmamadaling yakag na ni Basel sa kanya. Nang marating nila ang sasakyan, ay kagad na isinakay ni Basel si Madison sa loob ng kotse at umupo na ang lalaki sa driver's seat. Iinom-inom ka, hindi mo naman pala kaya. Sermon ito sa dalaga. Ngumisi lang naman si Madison. Manahimik ka na nga dyan, sir. Pasalamat ka at sinakyan ko pa rin yung tape mo kahit ikaw ang unang nakakuha ng halik ko. Ako ang unang nakahalik sa'yo? Totoo? Hindi sumagot ang dalaga. Napangiti na lang ang lalaki. Anong iningiti-ngiti mo dyan, sir? Asik ni Madison. Wala, may naisip lang ako. Baka mapunit yung bibig mo sa sobrang pagngiti mo, sir. Nang makauwi ang dalawa sa mansyon, ay dumiretso sila sa silid ni Basel. Akin ka lang, Madison. Malambing na sambit ni Basel. Oo, sa'yo lang ako, sir. Sagot ng dalagang nakayakap sa lalaki. Inihiga ni Basel si Madison sa kama at hinalikan nito. Tumugon naman ang babae. Dahil na rin sa espiritu ng alak, nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Naibigay ni Madison ang sarili kay Basel. Kinabukasan ay nagising si Madison na masakit ang katawan. Aray, ang bigat ng ulo ko at napakasakit ng katawan ko. Ano bang nangyari kagabi? Nabugbog ba ako? Nasa ganoong pag-iisip ang dalaga nang makarinig siya ng ungol sa kanyang likuran. Doon lamang niya napag-alaman na may katabi pala siya at nakayakap pa sa kanya. Kaya naman pala ang bigat ng katawan niya. Dito ka lang. Huwag kang umalis. Usan nito nang kumibo si Madison. Basel? Yes, honey. Mahina ang ngunit rinig ng dalaga. Iniangat bahagyan ni Madison ng kumot nang nasa kanyang dibdib. At doon niya napagtantong wala siyang suot. Napaiyak na lang siya sa kanyang nagawa. Naalarma naman si Basel. Hey, umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ni Basel. Anong ginawa ko? Bulong ni Madison, ngunit abot yun sa pandinig ni Basel. Wala kang ginawang mali. Ginusto natin ang nangyari kagabi. I'm sorry kung sinamantala kong kalasingan mo. Pero mali to, sir. Masagwa. Amo kita at hindi kita asawa. Huwag ka nang umiyak, please. Sabay halik ni Basel sa balikat ng dalaga. Mas lalong humagulgol si Madison. Pero... Pananagutan ko ang mga nangyari sa atin, okay? Wala nang pero-pero. Putol ni Basel sa sasabihin ni Madison.
Mahirap ang nais mo, sir. Umiiyak na sagot ni Madison. Bakit naman? Eh, hindi tayo bagay. Yaya lang ako at amo kita. Isa pa, hindi mo ako totoong mahal. Hinalikan lang siya ni Basel sa noo. Hindi kasama sa usapan natin to, sir. Ang usapan na yung magpapanggap lang akong asawa. Pero wala sa usapan na may kasamang ganito. Reklamo ni Madison. Nangyari na, kaya wala ka nang magagawa. Dahil sa narinig ng dalaga, ay bigla niyang tinanggal ang kamay ng lalaki na nakadantay sa kanyang baywang. Ganun lang ba ang tingin mo sa aming mga babae? Gwapo ka nga, arugante ka naman. Galit na sambit ng dalaga. Isa-isa pinunod ni Madison ang kanyang mga saplot na nakakalat lamang sa sahig. Nang maisot ng dalaga ang mga yon, ay kaagad siyang lumabas ng silid ni Basel at tinungo ang kanyang sariling silid. Doon niya iniyak ang lahat ng bigat na nararamdaman. Hindi siya naniniwala na pananagutan siya ni Sir Basel. Hindi siya mahal doon, kaya malabo yun. Sa kabila ng nangyari ay mas pinili na lamang ni Madison na umiwas sa lalaki. Pagkalipas ng isang buwan na pag-iwas kay Basel, nakapagdesisyon si Madison na bumalik na lang sa kanilang probinsya. Hindi na siya nagpaalam sa kahit sino sa mansyon. Wala naman siyang galit kay Basel. Sadya lang gusto na lang niyang kalimutan ng lahat. Nahihiya rin siya dito dahil mabilis siyang bumigay. Baka ang iniisip ni Basel ay isa siyang mababang klase ng babae. Mahirap lang siya, ngunit may respeto siya sa sarili at damdamin. Ayaw niyang palaging nakikita si Basel dahil nasasaktan lamang siya. Aminado siyang humahanga siya rito at iniibig na niya ito. Kaya mas okay kung umuwi na lamang siya ng antike. Gabi na nang dumating si Madison sa kanilang bayan. Kuya, sa may Butbut Daycare Center po, sabi ng dalaga sa tricycle driver. Kinamang Celso po ba? Opo. Ilang minuto lamang ay nasa harapan na ni Madison ang isang simple, ngunit malaking bakuran, na punong-puno ng mga namumulaklak na halaman. Samyo agad niya ang napakabangong sampagitang bulaklak na tanim ng kanyang ina noong bata pa siya. Ate Di? Sambit ng isang batang lalaki. Sammy, gabi na. Bakit nasa labas ka pa? Tanong ni Madison ng mamukaan ng bata. Pamangkin ito ng kanyang ina na halos sa kanila na tumira. Madison? Gulat na tawag sa kanya ng matandang babae nang masilip siya sa labas ng bahay. Inang, ako nga po ito. Naiiyak na sagot ni Madison. Sobra niyang namis ang pamilya niya. Agad ibinalita ng kanyang ina kay Mang Celso ang pagdating niya. Celso, bumalik na anak natin. Nasaan? Humahangos na lumabas ng bahay ang tatay ni Madison. Sabik na sabik siyang makita. Tatang, inang. Tumakbo ang dalaga palapit sa mga magulang at mahigpit na yumakap habang umiiyak. Ano bang nangyari sa'yo, anak? Tanong ng ina. Hindi po ba kayo galit sa akin? Hindi. Nag-aalala lang kami sa'yo dahil umalis ka nang hindi nagpapaalam. Patawad po sa pag-alis ko. Hindi na po mauulit, inang. Napag-usapan na din namin ng tatang mo na huwag nang ipilit sa'yo ang bagay na ayaw mo. Oo nga, anak. Naisip kasi ng inang mo na baka kaya ka naglayas ay dahil dun sa inireto namin sa iyong binata. Sabat ng tatay ni Madison. Salamat po. At patawad po sa paglalayas ko. Sobra ko po kayong namis. Halika na sa loob at mukhang pagod ka sa biyahe. Yaya ng kanyang ina. Ilang linggo pang lumipas ay tila may kakaibang nangyayari kay Madison. Kaagad yung napansin ng ina ng dalaga. Mula kasi nang bumalik siya ay palagi na siyang asikaso ng mga ito at binabantayan. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman po, Nay. Napapansin ko lang tuwing umaga na lang ay sumasama ang pakiramdam mo. Okay ka lang ba, anak? Wala po ito. Okay lang po ako. Ikaw ngayon magtapat sa akin. Buntis ka ba? Mahabang katahimikan ang namayani sa dalawa. Hindi siya makasagot. Sagutin mo ako, anak. Buntis ka ba? Inang, patawad po. Umiiyak ng sambit ni Madison. Buntis ka nga. Tumango si Madison. Anak, sino ang ama ng batang dinadala mo? Taga Maynila ba? Ang lalaking una ko pong nagustuhan at binahal ng palihim, Nay.
Patawad po. Pinilit ka ba niya? Hindi po. Anong plano mo? Itutuloy ko po ito kahit na mahirap. Alam ba niya? Hindi po. Hindi na po ako nagpaalam sa kanya nung umalis ako sa kanila. Paano kung hanapin ka niya? Hindi po niya ako mahahanap at hindi ko naman po sinabi kung saan ako nakatira. Ang alam lang niya ay probinsya natin. Malawak ang Antique at nasa paanan pa tayo ng bundok, kaya mahihirapan siyang mahanap ako. Huwag ka mag-alala dahil magiging katuwang mo kami sa pagpapalaki sa aming magiging apo. Ang mahalaga ay maging malusog kayong mag-ina. Hindi po kayo galit? Hindi. Bakit naman kami magagalit? Isa pa ay biyaya ng Diyos yan. Salamat po ng marami, inang. Patawad po talaga kung binigo ko kayo. Lumipas ang ilang buwan at halata na ang umbok ng siya ni Madison. Buti na lang at malalayo ang kapitbahay nila, kaya hindi siya masyadong napapagchismisan sa barangay nila. Isa pa ay sinasabi niyang nasa Maynila ang kanyang asawa kapag may nagtatanong. Isang araw ay may isang hindi inaasahang bisita si na Madison. Ano pong kailangan nila? Tanong ng batang si Sammy sa panauhin. Dito ba nakatira si Madison? Anang lalaki na pasilip-silip sa bahay ni na Madison. Madison? Sammy, sino yan? Tanong ng ina ni Madison nang maulingigan na may kausap ang bata. Manang, may naghahanap po kay Ate D. Lumabas ang matandang babae upang tanawin ang sinasabi ng pamangkin na naghahanap sa anak nito. Bakit mo hinahanap ang anak ko? Tanong ng ginang sa lalaki. Ako po si Basil. Gusto ko lang po sana siyang makausap at makita. Papasukin mo siya, Sam. Utos ng ina ni Madison sa bata. Binuksan naman ng bata ang kawayang gate at agad pinapasok si Basil. Maupo ka na muna dyan at pupuntahan ko lang ang anak ko para pauwiin dito. Sabi ng ginang kay Basil nang nasa loob na sila ng bahay. Sige po, salamat po. Magalang na sagot ni Basil. Tinungo ng matandang babae ang kinaroroonan ng kanyang anak. Naroon si Madison sa likod bahay, namimitas ng gulay para sa pananghalian nila. Anak! Malakas na tawag ng ina ni Madison. Inang, bakit po? May bisita ka sa bahay. Bisita po? Bakit? Nakauwi na po ba si Jamie? Umuwi ka na lang at alamin mo, hindi ko rin kilala eh. Sige po. Namamadaling bumalik sa kanilang bahay si Madison. Ngunit tila huminto ang kanyang mundo nang matanaw ng kanyang mga mata ang lalaki na katayo sa harapan ng kanilang bahay. Tila balak sundan ng kanyang ina sa pagsundo sa kanya. Sinalubong siya ni Basil. Kinuha naman ng kanyang ina ang mga bitbit niyang gulay at iniwan na silang dalawa para makapag-usap. Basil? Madison? Anong ginagawa mo dito? Buntis ka? Imbes ay tanong ni Basil habang nakatitig sa malaki na niyang siyan. Umirap si Madison. Huwag mo nga akong sagutin ang tanong din. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Hinanap kita at dito kita natagpuan. Bakit? Anong bakit? Di ba umalis ka nang walang paalam? Natural na hanapin kita dahil mahalaga ka sa akin. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Kinulit ko si Jamie. Yari sa akin ang babaeng yun. Huwag ka nang magalit sa kanya. Ginawa ko lahat para mahanap ka. Bakit? Katulad ng sinabi ko sa'yo, pananagutan kita at pakakasalan. Bakit? Dahil ako ang ama na dinadala mo. Paano ka nakakasiguro? Dahil alam ko. Umuwi ka na. Hindi ako aalis nang hindi kita kasama, Madison. Hindi ako sasama sa'yo. Gagawin ko lahat para lang sumama ka sa'kin. Lahat? Nakangising samit ni Madison. Oo, lahat. Pwes, ligawan mo ang pamilya ko. Sige, payag ako. Anak, hindi ba parang... Singit ng ina ni Madison na nakabalik na pala mula sa loob ng bahay. Kaya niya daw yan, inang. Hayaan niyo po siya. Iho, dito ka na lang muna tumuloy sa amin. Tutal, may isa pa kaming bakanteng kwarto. Offer ng mabait na ginang. Salamat po. Kainin mo muna tong merienda ang inihanda ko. Alok ng ina ni Madison sa bisita.
Agad namang tinanggap ni Basil ang merienda. Dalian mo dyan at bukas ay magsisimula ka na. Ituturo ko sa iyo mga gagawin mo. Mataray na sabit ni Madison. Katulad nga ng napag-usapan ng dalawa, ay maagang nagsimula si Basil ang paniligaw sa magulang ng babaeng iniibig. Tatang, sasama daw po sa inyo si Basil sa panggagamot at pagkuha ng mga halamang gamot sa bundok, sabi ni Madison sa kanyang ama. Sigurado ka ba dyan? Gulat na sambit ng ama ng babae. Alam kasi ng mga ito na mayaman ng lalaki at hindi sanay sa gubat. Sigurado po siya, tatang. Siya po ang may gusto. Bakit ikaw ang sumasagot, anak? Siya ang tinatanong ko. Yun din po ang magiging sagot niya, tang. Pangangatwira ni Madison. Anak, may pagbabantang pinandilatan siya ng ama. Totoo po ang sinabi ni Madison. Gagawin ko pong lahat para mahalin lang ako ng anak niyo. Singit ni Basil. Hay nako, kayo talaga mga kabataan ngayon eh, kakaiba. Hala, umanda ka na at magsuot ka ng maong na pantalon, saka mahaba ang mangkas na damit. Makati ang ibang damong ligaw sa bundok, baka hindi kayanin yung balat mong pagkaputi at pagkakinis. Pagsuko ng ama ni Madison. Good luck. Pag hindi mo nakaya, pwede ka nang bumalik sa mansyon mo. May pili ang ngiti na sambit ni Madison. Hindi naman nagpatinag si Basil. Kininatan lamang nito at ginitian ng matamis ang buntis. Ilang araw pa ang lumipas at mukhang wala sa plano ni Basil ang salitang pagsuko. Patuloy pa din ito sa mga nais ni Madison. At mukhang hindi natutuwa ang mga magulang ni Madison sa mga nangyayari. Madison, anak. Tatang, bakit po? Mahal mo bang pinatang yung nadenayo ka pa rito mula sa Maynila? Napakamot sa ulo si Madison. Tatang naman. Mahal mo nga, pero hindi ba parang sumusobra ka na yata sa kanya? Ano pong ibig niyong sabihin, tatang? Masyado mong pinapahirapan ang binatang yun. Mukhang seryoso naman siya sa'yo, anak. Lagi mo pong sinusupla kapag may sinasabi. Ganyan ka ba umibig? Gusto ko lang naman pong maging tapat siya sa akin. Anak, hindi biro ang layo ng nilakbay niya para lang puntahan ka at suyuin. Kahit nga pagod na siya sa mga pinapagawa mo, pinipilit niyang tapusin. Pero natatakot po ako. Natatakot saan? Na baka masagwa po siya sa akin at maghanap ng iba. Sa tingin ko naman, anak, ay hindi siya ganong klase ng lalaki. Binasahan niyo po ba siya? Oo, at sinabi sa akin ng baraha ang intensyon niya sa'yo. Ano po ang sabi ng mga baraha niyo? Mahal na mahal ka niya, anak. Tapat siya sa kanyang nararamdaman sa'yo. Pero... Anak, mahirap maghanap ng isang lalaking katulad niya. Totoo siya sa'yo. Unang pagkakita pa lang ninyo ay nabihag mo na ang puso niya. Sinabi din po ba ng baraha yan? Hindi. Paano niyo po nasabi? Nakikita naman sa kanya. At isa pa ay sinabi niya sa akin ng lahat. Po, nakakahiyatang. Ang lalaki talaga ngayon, napakadaldal. Alam ko din na may anak siyang babae mula sa una niyang pinakasalan. Ngunit patay na to. Hindi niya inilihim yun sa amin ng ina. Tanggap niyo po ba siya kahit may anak na siya at mas matanda siya sa akin ng ilang taon? Para sa iyo at sa magiging apo ko, oo naman. Lalo na't alam kong siya lang ang makakapagpasaya sa iyo. Talaga po, tatang? Oo. Basta pagkailangan mo kami ay nandito lang kami palagi para sa'yo. Bigyan niyo po muna ako ng panahon para makapag-isip, tang. Okay, anak. Pero kung maaari ay wag mo na siyang masyadong pahirapan pa. Kung ayaw mo na talaga sa kanya, mas magandang diretsuhin mo na siya ngayon pa lang para hindi na siya umasa at nang maisettle niyo na lamang ang tungkol sa magiging baby niyo. Hindi ka rin naman namin pipilitin na ikasal sa kanya kung ayaw mo. Minsan na kami nagkamali na ipagpilitan ka sa lalaking hindi mo gusto, kaya ka naglayas. At ayaw na naming maulit pa yun. Mas mahalaga ka sa amin ang iyong ina. Opo, tatang. Salamat po talaga sa suporta niyo. Lumipas pa ang ilang araw na paniligaw ni Basil sa dalaga at sa mga magulang ni Madison. Talagang wala sa bokabularyo ng lalaki ang sukuan siya. Hanggang sa dumating na mula sa Maynila ang kaibigan ni Madison na si Jamie. Madison! Sigaw ni Jamie. Dire-diretso itong pumasok sa kwarto ni Madison. Bakit ba, bruha? Galit ka pa din ba hanggang ngayon sa akin? Hindi naman ako galit sa'yo.
Bakit pala ang sungit mo? Itinuro ni Madison ang kanyang maumpok na tiyan. Ang laki na ng tiyan mo! Malapit nang lumabas ang inaanak ko na yan. Aba, teka nga pala best friend. Nakaayos na ba kayo ni Sir Basin? Hindi pa, pero malapit na. Kinikilig ako sa inyo. Biruin mo talagang pinuntahan ka pa niya dito. Alam mo bang nagmakaawa siya sa akin, ituro ko lamang kung saan ka nakatira? Siyempre gusto ko magkaroon kayo ng forever kaya sinabi ko na. Okay lang, di naman ako galit. Pero wag ka muna maingay at wala pa akong sinasagot sa kanya. Itiko mo yung bibig mo ha? Oo na, arte. Alam ko namang mahal na mahal mo si Sir Basil. May pa-eme-eme ka pang ganyan. Sisipain ka ng inaanak ko sa arte mong yan, best. Tumigil ka nga dyan. Kakainip ka kasi eh. Kailan mo ba kasi siya sasagutin? Mamaya sa hapunan. Talaga? Kinikilig talaga ako sa love story niyong dalawa. Walang aminan ng pag-ibig, pero nakabuo ng baby at nagsusuyuan. Tudyo nito na ikinapula ng pisngi ni Madison. Ang ingay mo naman. Sabi ko nga tatahimik na ako. Dapat lang. Sungit. Bahala ka dyan. Kakaasar ka. Siguro si Sir Basil ang pinaglilihian mo, no? Siguro nga. Naiinis ako pag nakikita ko siya. Pero pag hindi naman ay hinahanap-hanap siya ng mga mata ko. Saka nag-aalala ako lagi. Ay, nakakakilig. In love na nga si Yaya Madison kay Sir. Ang ingay mo talagang bruha ka. Pagsabit ng gabi ay sabay-sabay na naghahapunan ang pamilya ni Madison kasama si Basil. Ngunit bago pa magsimula ang hapunan, ay biglang dumating si Jamie. Alam ni Madison na makikichismis lang ito. Hello po, pwede po bang makikain? Sabi ni Jamie at saka umupo na. Ang kapal mo talaga, best. Napairap na sambit ni Madison. Oo naman, saka ayokong mamiss yung moment ngayon, no? Ikaw talaga, napakasungit. Mabuti pa si Nainang, mahal ako. Nakangusong sagot ni Jamie. Kumain ka na lang. Nagdadrama ka na naman dyan. Nang matapos silang kumain ay nagpresenta si Jamie na tutulong sa inang ni Madison na maglipit ng pinagkainan. Habang si Madison naman ay tinungo ang bangko sa ilalim ng puno ng mangga sa harapan ng bahay nila. Napansin naman yun ni Basil, kaya nilapitan nito ang dalagang buntis. Madison? Bakit? Pwede ba akong makiupo? Okay. Nabalot sila ng katahimikan. Pero sa huli ay si Madison na rin ang naunang magsalita. Basil, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Mahal mo ba ako? O dahil lang sa obligasyon mo kay baby kaya ka naririto? Mahal na mahal kita, Madison. Unang pagkikita pa lang natin ay alam ko na yun. Naaalala mo nung ginawa kitang fake wife? It's just my way para maisama ka sa ginagalawan kong mundo at malaman ng lahat ng pagmamayari mo ng puso ko. Bakit hindi mo sinabi ka agad? O kaya, bakit hindi ka nanligaw nung nasa Manila pa ako? Baka kasi matakot ka sa akin at baka hindi mo ako paniwalaan. Ayoko pating isipin mo na inaabuso ko ang pagiging employer ko. Isa pa, malaki rin ang agwat ng edad natin. Tapos dalaga ka at may anak na ako. Kaya nahihiya akong umamin sa'yo. Tanggap mo ba ako kahit mahirap lang ako at hindi nagtapos ng pag-aaral? Tapos, yaya lang ako ni Bea? Tanggap na tanggap. Eh ako, tanggap mo ba ako kasama si Bea? Oo naman. Kahit ilang pang Bea ang anak mo, tanggap kita at ang anak mo. Pero Basil, may ipagtatapat ako sa'yo. Ano yun? Unang pagkikita pa lang natin ay magkakaiba na akong nararamdaman sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Eh, hindi ko din alam nung una, pero ngayon ay alam ko na. Na? Na mahal din kita, Basil. Mahal mo din ako? Oo, matagal na. At hindi na kita papahirapan pa. Simula ngayong gabi ay hindi mo na kailangang suyuin ang mga magulang ko. Salamat, Madison. Napakasaya ko. Ano, magpapakasal ka na ba sa akin? Oo, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Dito tayo sa amin ikakasal. At gusto ko na nandito din si naman ang Sabel, Bea at Sandra. Ngumiti ng matami si Basil bago sumagot. Ariglado, boss. Ariglado ka dyan. Bago yun ay pagpaalam mo muna ako sa mga magulang ko.
hindi na ito sumagot at nagmamadaling pumasok sa bahay ni Madison. Ilang sandali pa ay lumabas itong muli kasama ang mga magulang ng babae. Lumuhod ito sa harap ni Madison. Madison, pakasalan mo ako. Parang mali yata ang rinig ko. Tama ang narinig mo dahil wala ka nang magagawa. Papakasalan mo ako sa ayaw at sa gusto mo. Isinuot ni Basel ang singsing sa kamay ng babae. Kasabay ni Yuan ay ang malakas na palakpak ni Jamie na tuwang-tuwa at nagtatatalon pa. Tuwang-tuwa rin ang mga magulang ni Madison sa nakikita. Masaya para sa anak. Nanatili pa ng ilang linggo si Basel sa antike dahil inasikaso nila ang kanilang kasal. Nang ilang araw na lang bago ang kasalan ay sumunod na rin si Nabea roon, pati mga kaibigan ni Basel. Maging si Jamie at Mrs. Sanchez na naging dahilan ng pagtatagpo ni Basel at Madison ay dumalo rin sa magarbong kasal na naganap sa barangay Botbot. Kasal probinsya yon na kung saan halos lahat ng tao sa barangay ay imbitado. Pagkatapos ng kasal ay mas pinili ng mag-asawa na sa Manila manirahan at tuwing katapusan ng buwan ay binibisita nila ang mga magulang ni Madison sa probinsya. Nagsilang si Madison ng isang malusog na baby boy at naging masaya at maganda ang kanilang pagsasama. Wala nang hahanapin pa si Madison kay Basel. Hindi man siya unang minahal ng asawa, siya naman ang huli nitong minahal. At si Basel ay mananatiling first love and last niya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.